kahit po medyo masamang panahon. Amen. Praise God. Hindi po natin iniintindi yun. Importante, ang mahalaga. Amen. Nandito po tayo sa gawain. Nais po natin maka-fellowship ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So, sa wala pong pagtatagal, tayo po ay magsisimula na po sa gawain. At nais ko pong umawit mo na isang awit bago po tayo dumako sa panalangin. Praise God. Awitin po po natin minsan pa yung salamat, Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Sama na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa at lahat ng naroon, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lord, kayo po yung muli nagpapasalamat lang muli sa dakilang pribileyo, Ama, na inyo pong pinagkaloob sa amin na makabahagi ng banal mong gawain sa gabi pong ito, Panginoon. At dalahin po namin, Lord, na inyo po kaming samahan, Lord, simula sa aming pong pag-aawitan, sa aming mga patutuo, hanggang sa aming pakikinig ng inyo pong mga salita. Lord, dalangin po namin ang inyo pong pagpapala. Kayo po, Panginoon, ang magbuhos ng iyong biyaya, kapahayagan sa bawat isa, Panginoon. At hayaan mo po, Panginoon, Lord, na mag-enjoy kami, Panginoon, sa inyo pong mga salita ngayong gabi, Ama. At Lord, dalangin lang po namin na kayo po ang magbukas ng aming mga mata, aming mga pandinig, ang aming mga kaisipan, Panginoon, upang lubos naming maunawaan ang nais po ninyong ipahayag sa amin sa gabi pong ito, Panginoon, Lord God.
At dalhin din po namin, Lord, ang aming mga kapatid na naglalakbay sa kasalukuyan patungo sa lugar na ito. Inyo po silang ingatan, Panginoon, at samahan hanggang sila po'y makarating, Lord, sa bahay, sa bahang ito, Ama. At Lord, minsan pa, kayo po ang siyang aming masamba, mapasalamatan, malulhati, mabigyan ng kapurihan ngayong gabi, Panginoon. At hayaan niyo po, Ama, na gamitin niyo po ang aming mahal na pastor, Panginoon, sa gabi pong ito, Ama, na maging daluyan na inyo pong pagpala sa bawat isa amin, Lord. Ama, muli, dalayan po namin na inyo pong dakilang presensya sa gabi pong ito, Panginoon. At nais po namin ikaw lang ang siyang aming mataas ngayong gabi, Panginoon. Lord, mauwi ang lahat ng kapurihan sa iyo. Tatapos salamat, pagsamba sa pangalan po ng Yesu Kristo. Lahat po tayo magsabing, Amen. Amen. Praise God. At tayo po'y amen. Dadako sa pag-aawitan. Amen. At awitin po natin, mga kapatid, yung there is power in the blood. Amen. Praise God. Amen. Tunay nga na ang dugo ng ating Panginoon ay pinakamakapangyarihan, no? Sa lahat. Amen. Praise God. Kaya ang bawat isa atin ay narito dahil sa dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Would you be free from your burden? Sin, there's power in the blood. Power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonderful.
po natin yung meeting in the air. Amen. Praise God. Amen. Alam naman natin, mga kapatid, no, na pag wala ang dugo ng Panginoong Jesucristo, amen, hindi po tayo makakasama, no, sa amen, sa rapture. But praise be to God, amen, dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang awa at habag, amen, praise God, meron po tayong assurance, amen, na kasama po tayo sa pag-aagaw, amen, sa araw na yun, amen, praise God. In the bulrushes, you have heard of Thursday and his name. You have heard of stories told of dreaming Joseph and of God when you often see. There are many, many others in the Bible. Yeah.
nakatingin doon. Amen. Sa araw na yon, na kung saan sasalubungin natin ang Panginoon sa lapa-araw. Amen. At makikita natin siya ng mukhaan. Amen. Praise God. Awitin po natin yung Majesty. Amen. Sa ating pong worship song. Amen. Sa ating pong sambahan, sambahin ng ating Panginoon. Sa Panginoon. Amen. At tayo po idadako sa ating pong mga song offering at saka mga patutuo.
Amen. Praise God. Alam ko po na ang Panginoon, punong-puno po siya ng pagpapala. Amen. At alam ko kahit na sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay, amen, naroon yung kanyang blessing sa atin. Amen. At marapat lang po nating ibalik yan sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So, sino pong nais mag-handog awit o kaya'y magpatotoo? Amen. Sir Veronica? Amen. Nais ko lang pong handogan ng awit ang Panginoon dahil po sa pasasalamat ko po sa Kanya sa ginawa po niya sa akin. Sa pagkakaloob po niya sa akin ng pambayad sa camping po sa Dinggalan. Aawitan ko lang po ang Panginoon. Galak na galak lang po ako kasi nung Sunday po ay abot ko na yung pangako ko sa Panginoon kahit na alam kong may libreng bus. But still, nagsalita ako. Alam kong binibigay yun ng Panginoon sa bibig ko manggaling na talagang bukal po sa kalooban kong magbigay. Kaya gusto ko lang po awitan ng Panginoon ng aawit na kalimutan ko. Yung salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Ako'y inibig mo yon. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo. Ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni Gintong tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ako.
kong inihiling ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na kung hinihiling. To God be the glory. Amen. Praise God. God bless you, Sister Veronica. Pagka ng Panginoon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Praise God. Meron po ba? Sir, God bless you. Ngayon, nag-download ako ng mga kantahin pa sa Panginoon, lahat dito sa cellphone ko. Nagbabasa ako. Pero hindi pa kami nakikita ni Tita kasi nga hindi pa kami nakakatagpo. Baga malayang, busy rin siya, busy din ako. Ang ginawa ko, mayroon kasi ako isang kaibigan na iba talaga sa sanlibutan ang kung magkaroon ko ng kaibigan na hindi talaga Christian. Kasi 2011, ang mukha ko talaga grabe to. Halos hindi na ako makaharap sa tao. 3 months na hindi na ako lumabas sa bahay. Ngayon nagpa-derma ako. Walang mangyayari. Pero madaling salita kasi napakahaba. Kasi po, kung tutunin. May nagsabi sa akin, alam mo, friend, binanatan ka ng kaibigan natin. Sabi ko, sino? Kasi alam ko yung sa kong kaibigan, mangkukulam. Pero maganda siya. Sabi ko, kaya pala may gumagapang dito na parang hindi ko maintindihan kung paano ko habulin. Ang grabing lata talaga tumukha ko noon. Sabi ko, ay ganun ba? Daling salita, kahit alam ko na nasa Panginoon ako, naniniwala ako doon, pumunta ko sa mga nagtatawas-tawas. Ang sabi nga sa akin, binanatan ka ng kaibigan mo, ay ganun ba? Ganun lang sinasabi ko. Baga madaling salita, gumaling naman yung mukha ko. Pero yung kaibigan ko na, yung pumupunta sa bahay, sabi ng isang manggagamot banatan natin, sabi ko, ayaw ko. Yung nga, nung bandang tunjun, sabi ko, biglang nawala na akong gana sa kanya. Hindi ko na alam. Minsan sabi niya, friend, gito, ganyan. Mian, idayal ko siya. Ayaw ko na talaga. Tapos bigla akong tinawagan niya, sabi niya, friend, bakit ganon? Nag-born again ka na ba? Sabi ko, o dati naman ako born again ha. Bakit? Eh kasi nag-alay ako, di na tumatalab. Sabi ko, pwesta, anong? Ang ibig sabihin, inaalayan pala ako. Di pa kami nagkausap ni Sister Tita. Yung isa kong kaibigan din, mga Christian, sabi ko, eh, ba't sabi ng kaibigan ko, kung nag-born again na raw ako, di na tumatalab. Ang ibig sabihin pala, inaalayan ako sa masamang espiritu. Di tumawag siya sa akin, sabi ko, friend, meron ako ipagkatapat sa iyo. Sabi niya, di, sabihin mo na lang. Sabi ko, gusto ko personal, magkita tayo. Kasi nga, maalala ko yung sa mukha ko. Eh, ayaw talaga niya, sabi ko. Sige, tinix ko na. Kung grabe ka naman, binanata mo yung mukha ko. Pero di na ako galit sa iyo. Sabi niya, hindi, friend. Tapos sabi ko, kasi naramdaman niya, hindi na ulan akong gana sa kanya. Di ko rin alam bakit ganon. Sabi ko, na yung sinabi nga ni Pastor Nestor na
Wala tayong problema doon sa kapwa, kundi Diyos ang nakakaalam doon, baga Diyos ang magbabago ng bawat isa sa atin. Yan ang narinig ko sa Kanya. Pagkatapos, sinabi ko sa Kanya na ganun eh, uwi ako ng Surigao, ng Ugos, sabi niya. Ay, uwi ka pala, sabi ko, magkita tayo, friend, kasi alayan kita. Iba yung, sabi ko, bakit ako aalayan? Sabi ko, ano bang dahilan ito? Sabi ko nga sa Kanya. Tapos, hindi ko siya pinansin hanggang umuwi na kasi Surigao, hanggang bumalik ko. Hanggang ngayon, totally talaga, sis and brother, hindi na talaga ako tumatawag sa Kanya, na hindi ko alam kung bakit, basta hindi ko na alam. Parang wala na talaga. Sabi ko nga, kung magkatutuman yung property namin na kasi nag-apply nga sa amin doon sa mga, kuan yung sa military, kung ibibigay sa amin, doon ko siya tatawagan kasi nag-apply nga rin siya. Kaya nga minsan sabi ko, ang Panginoon talaga, baga hindi siya pumayag sa akin na talaga sigurong minsan naisip ko nga, talagang hanggang nakita kami ni Sister Tita na talagang bumalik ka na sis ganun. Talagang pinapabalik talaga ako niya. Kasi sabi ko, makapangyarihan talaga ang Panginoon kahit anong mangyari. Kasi hindi ko alam bakit bigla akong nanglamig sa Kanya hanggang ngayon po. Tingnan ko yung cellphone niya, ayaw ko na sa Kanya. Hindi ko alam. Tapos minsan ito pa. Alam mo sis, yung mister mo may sakit. Oo nga naman, pero ayaw niya magbabiterans. Kung mamatay yan, bigyan mo akong 50,000. Magkuti ka nga muna, ano ba ito? Ano, baga, sabi nga, laki ng pensyon mo kung mamatay. Sabi ko, hindi gagaling yung mister ko, hindi naman yung mamatay. Para ba siya yung pala, yung nga pinag-usapan namin, tayo inaalayan pala ako siya ng masamang spirit pala. Hindi ko alam. Kaya nga siguro, kung nasa Panginoon tayo talaga, talaga Diyos na talaga ang kukuha talaga sa atin. Apo, alayan ko po yung Panginoon ng isang awitin po. Yung Diyos. Jesus, Diyos ko ng buhay ko. Ano ba yun? Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, nagpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko.
bless you, sister. Amen. At sa wala pong pagtatagal, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bagay ng gawain ito. Pakikinig po ng salita ng Diyos. At bago po tawagin ang ating pastor, awitin po natin yung I Enter the Holy of Holies. Amen. Amen. Diyos na nasa langit, salamat Panginoon sa inyong pong kabutihan, Lord God, sa lahat po ng pagpapala na aming pong tinanggap, O Diyos, dahil kami narito, Panginoon, Lord, masungit man ang panahon, O Diyos, Lord God, kami inilagak niyo po, inilagay niyo po, Panginoon, O Diyos, sa inyong kalungan, O Diyos, Lord God, na puno ng kapayapaan, Panginoon. O Lord, ang kapayapaan lamang namin, Panginoon, ay nasa inyong presensya, O Diyos. Paligid nga namin, Panginoon, Diyos, Lord God, ay puno ng kagulumihanan, O Diyos, Lord God. Ngunit isang araw, alam namin, Panginoon, ibabalik niyo po, Panginoon, Diyos, Lord God, ang tamang kalikasan, Panginoon, maski ang kalikasan ay humihibik, Panginoon, Lord God, na makita nila ang mga tunay na anak, na lalaki at babae ng Diyos. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po minsan, Panginoon, yung salita, O Diyos, ito'y gabi ng aming panalangin, Panginoon. Tulungan niyo lang po kami, Ama, na maging karapat dapat sa inyong presensya, Panginoon Diyos. Kaya anuman aming kahinaan, pagkukulang, patawarin niyo lang po kami, Ama. Salamat po. Yan po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Manatili tayong nakatayo. Minsan pa tayo magbasa ng Biblia sa aklat po ng Galacia, chapter 4, verse 27 to 31. Ito'y familiar na mensahe. Gusto ko lang minsan pa natin mapakinggan. praise God.
See, the seed is not an air with a shock. No? Praise God, but gusto kong ang daling kayo sa kaisipan na separation time. No? Praise God. Hallelujah. For it is written, rejoice, thou barren that bearest not, break forth and cry, thou that travailest not. For the desolate hath many more children than she which hath an husband. Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Nevertheless, what saith the Scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. May the Lord add the blessing from the reading of the Scripture. Makakapuno po tayo. Praise God. Hallelujah. See, so nagpapasalamat tayo sa pag-iingat nga ng ating Panginoon. No? Though, maski rito, naririnig pa natin yung ugong. Praise God. Hallelujah. Malakas nga yung hangin at salamat naman sa Panginoon. sabi nga natin, medyo humina ng konti and yet still malakas pa din. No? Praise God. Kung hindi nga lang tayo iniingatan ng Panginoon, I do believe, no? Masasama rin tayo sa mga namang problema, no? Pero sabi ko nga, iba yung focus ng mata natin. Kaya once na iba yung focus natin, para ka lang nalilibang, no? Kaya nga, praise God, hallelujah, hindi mo maramdaman yung pagod kapag nakafocus ka sa isang bagay na ginagawa mo. So, ganyan din sa pananampalataya, kapag nakafocus ka, no, doon sa mas mataas na adhikain, praise God, ang lahat ng ito ay nagiging praise God. See? Hallelujah. Hindi naman sabi nga, winawalang bahala natin. Kundi naniniwala kasi tayo, this time, maaga nga ako umalis sa bahay. Sabi ko nga kay Mrs., sumunod na lang siya kung makakasunod. Kasi sabi ko, kailangan narito tayo sa post of duty. Sabi nga ng prophet, praise God, ang mga pastor, pag may prayer meeting, they need to be the post of duty. No? Praise God. Hallelujah. See, sabi nga kay Sep, no? Praise God, mauna tayo kung sakaling magkaroon ng abirya sa daan, makakaikot-ikot pa tayo dahil hindi ako familiar dun sa area na yan, kung saan yung lumulubog, kung saan yung walang tubig, at talagang lumulubog nga yung may area doon, kaya sabi ko sa anak ko, alam mo na ngayon kung saan yung lumulubog at alam mo na rin kung saan yung hindi lumulubog, no? Kaya ako, next time, pag masyadong malakas ang ulan, huwag tayo dadaan dito sa Maysio, dito sa, ano ba yun, sa Boni, no? Kundi sa Sio. Kaya nga sabi ko, pag pumasok tayo sa 9 de Pebrero, aakit pa tayo ng ganyan, papunta doon sa Cherry. Praise God. Ibig sabihin, mababa talaga yung area na yan. Yung simula sa 9 de Pebrero hanggang Boni. Nangangamba rin ako, baka pagpatak ng alas 6, biglang bumuhos yung ulan. Kaya sabi ko, maiging mauna na tayo at parang worst come to worst, makakadiskarte. No? Kaya salamat naman sa Panginoon. Hindi ko nga ini-expect na marami tayo ngayon. Sabi ko, kailangan lang talaga manarito tayo sa post of duty, no? Na kasi merong mga prayer request na dapat lang ipag-pray natin, no? Kaya, praise God. Naalala ko nga, no, naroon tayo sa Music Avenue at lumubog ngayon, bahana, no? Kaya, hanggang tuhod yung tubig, maski sa loob ng church may tubig, no? Pero nandoon pa rin yung mga kapatiran, no? So, nakakagalak lang na merong ganong damdamin, no?
Praise God. Sabi ko nga, kung walang pupunta, basta ako pupunta. Oh? Praise God. Hallelujah. See? So, ngayong gabi, gusto ko lang itong, dahil nga tumatalakay tayo greater than Solomon, no? Makita natin itong mga bagay na nagaganap, sa ating panahon, hallelujah, nung binabasa ko nga itong mensaheng ito, sometimes, we need to know, di ba, kung ano talaga yung gustong sabihin ng prophet, no? Kapag siya ay nangangaral, no? Praise God. Hallelujah. See, ngayon, sabi nga, alam natin laging may dalawang tinig yan. Kaya nga sabi din, the shock, no? The seed will not be an heir with the shock, no? So, dalawa lagi yan, no? Pero tandaan nyo, wala sa Bible numerics, no? Sa God's numeric, yung 2. It's either 1, 3, 5, 7, no? Praise God. See? So, pag dalawa yan, ibig sabihin, kailangan mamili ka ng isa. Diba? Praise God. Hallelujah. See? So, alam natin yan, no? May dalawang tinig lagi. Nandiyan dyan yung tinig ng Diablo. Nandiyan dyan din yung tinig ng Diyos, no? At meron dalawang kaisipan yan, no? Yung kaisipan nga rin ng Diablo. Tandaan nyo, the wisdom of the devil. Hallelujah. See, wala itong gagawin. Kaya nga sabi, praise God. Di ba? The wisdom of the devil is so simple. Di ba? See, the wisdom of God is also very simple, much simpler. Praise God. Ang karunungan ng Diyos, simple lang. Ano yon? Manatili ka lang sa salita. Di ba? Praise God. See, ang karunungan din ng Diablo, simple lang din. Ano lang yon? Umiwas ka sa salita. Ganun lang yun eh. Di ba? Praise God. Kaya nga, di ba, tinatanong ng anak ko, praise God. Hallelujah. Last Sunday nga, sabi ko nga sa'yo, pag tinatanong ng mga kabataan, kalooban ba ito ng Diyos na itong trabaho ko? Praise God. Kaya ako, kalooban ng Diyos magtrabaho. Yung trabaho, praise God. Hallelujah. Malalaman naman ninyo yan eh, di ba? Praise God. Hindi kalooban ng Diyos yung hindi kayo nagtatrabaho. Kasi minsan yung mga kabataan natin na gusto agad nilang kumita eh. Kaya gusto nilang malaman kung kalooban ba ito ng Diyos o hindi. Di ba? So actually, tinatanong sa inyo, ano bang kalooban ng Diyos para kumita ako ng malaki? Ilang naman yun eh. Praise God. See? Kaya lagi kong binabasag sa inyo yan, sa mga young people, hindi yung malaki o maliit na kita. Ang mahalaga, masiyahang kayo sa lahat ng tinatangkilik nyo. Praise God. Kaya makikita naman ninyo eh. Diba? Yung mga sobrang laki na nga ng kinikita eh. Gusto pa rin kumita eh. Hindi mo maintindihan kung anong kung saan na nila ilalagay. Diba? Praise God. Hallelujah. Sa laki na ng kinikita eh, kahit ano, nakakain mo na nga eh. Diba? Kahit saan, makakapunta ka na. Kahit ano, makakain mo na. Kahit anong damit, maisusuot mo. Ano pang gusto mo? Hallelujah. Diba? Praise God. Hindi na nila makuha na umupo lang at manaliksik ng konti. Tanungin ng Diyos, bakit ako narito sa mundong ito? Diba? Ang pakiramdam pa nila, mas malaking responsibilidad nila. Praise God. Dahil ang pakiramdam nila, sila ang nagpapatakbo ng mundo. Hallelujah. See? So, yan yung mga bagay-bagay na yan, di ba? Ang hindi nila alam, kahit gaano sila kahit gaano sila kasikat, kahit gaano ka kaunlad, isang araw, mamamatay ka lang din. Di ba? Kaya lahat ng mga big time natin, sabi nga natin, mga taipan natin sa Pilipinas, isa-isa na silang namamatay. Bakit? It's time to go. Matanda na eh. Praise God. See? Paano nga yun? Di ba? Ang tanong doon, ang tingin nyo, pupunta ba sa langit yun o pupunta sa impyerno? Di ba? Praise God. See? Kaya nga minsan na nakakaawa. Hallelujah. See? Kaya nga sabi, may dalawang kaisipan yan. No? Pag wala na sa salita ng Diyos, hindi mo na makita salita ng Diyos yung ginagawa mo, praise God. Alam mo na, wala na ito agad sa kalooban ng Diyos. Di ba?
Praise God. Hallelujah. Kaya sabi, ang kalooban ng Diablo, oh, it's always an easier way. Oh, popular. Praise God. Hallelujah. And a better way. Di ba? Yan yung mas mabuti. Praise God. See? Kaya pag naroon ka naman, naroon ka sa kaisipan ng Diyos, tandaan nyo, wala itong ituturo sa inyo kundi maniwala kayo at sumampalataya at sumunod lamang. No? Praise God. Sa Diyos. Hallelujah. See? Hallelujah. And sometimes, praise God. See? And sometimes you will be persecuted. Pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, sometimes you will be misunderstood. You will be persecuted. Praise God. You will be mocked. Diba? Hindi ka maintindihan. Pag sumunod ka na sa kaisipan ng Diyos. Kaya pag tinatanong, nasaan ba ang kaisipan ng Diyos? Yung Biblia mismo. Yan yung kaisipan ng Diyos. Kaya nga, sabi, anong sabi? In the beginning was the Word. Ano raw yung Word na yan? Kaisipan. Diba? Logos. Ano ba yung logos? Kaisipan sa Tagalog, sa English thought. Hallelujah. Pag in-express mo yung kaisipan mo, nagiging salita. Hanggat hindi mo in-express yan, nasa sa loob mo yan. Nasa loob ng, sabi nga, utak mo. Diba? Praise God. Hallelujah. See? Kaya nung in-express ng Diyos yan, lumabas yung kaisipan niya, sinalita niya yan, at isang araw, lahat ng sinalita ng Diyos, inilista naman, isinulat ng tao. Kaya nagkaroon tayo ng Biblia. Kaya ang Biblia, yan ay buong kaisipan ng Diyos na nilimbag. Hallelujah! Isinulat sa tinatawag nga nating aklat na Biblia. Praise God! Hallelujah! Kaya pag magtatanong ka na ano ba ang kaisipan ng Diyos, yan yung Biblia. Di ba? Praise God! Napakasimple lang yan. Di ba? Pag sinabi natin, hallelujah, pag may pamilya ka, o pag sapat ka ng magtrabaho, magtrabaho ka na. See? Kahit na anong trabaho, kasi yun ang kalooban ng Diyos eh. Di ba? Hallelujah. Yung umunlad kayo, ibang bagay naman yan. Paano ka uunlad? Sabi, promotion came from God. Di ba? Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos, paano ka uunlad? See? Tugunin mo yung kalooban ng Diyos, sundin mo lang. Through tithes and offering. That's the way. That's the only way. Di ba? Wala tayong magawa doon. Yun ang kalooban ng Diyos. Praise God. See? Hallelujah. Then, little by little, nag-o-open ang Diyos ng pintuan. Habang nagtatrabaho ka, magugulat ka, may pinto ang binubuksan sa iyo ang Panginoon. Di ba? Praise God. Magugulat ka. Hallelujah. See? Aangat ka lang ng aangat, mapopromote ka lang ng mapopromote. Praise God. Bakit? Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Tandaan nyo yan. Hallelujah. Alam ng Diyos yan. Kung kailangan kanyang iangat, alam ng Diyos yan. Praise God. Hallelujah. Kung paano kanya makokontrol. Praise God. Kung paano kanya lagi karuna sa panalangin. Hallelujah. Alam ng Diyos yan. Praise God. Huwag niyong kokotahan ng Panginoon. Yan lang lagi sinasabi. Huwag niyong isipin yun. No? Praise God. Hallelujah. Huwag niyong isipin yung pag-unlad. See? Promotion came from God. Lagi niyong naririnig sa akin yan. Galing sa Diyos lahat yan. Praise God. Hallelujah. See? Kaya nga hanggat hindi ka makahiwalay, no? Kaya nga sabi nga natin, yan yung kaisipan ng Diablo. Ang kaisipan ng Diablo, it always a better way, it always a easier way, it's always a popular way. Di ba? Praise God. Popular lagi yan. Kaya nga pagdating natin sa katwiran, sabi, di ba? Pag may katwiran, anong gagawin mo? Ipaglaban. Di ba? That is the popular way. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, iba-iba, narito tayo sa panahong ito na ginagamit ng Diablo ang batas. Praise God, na hindi rin namamalayan. Kaya nga sabi nga ng, ano sabi ng prophet, darating ang panahon, itong mga politiko, gagawa sila ng mga batas, di ba? Praise God, para pasiyahin lang yung mga butante. See? Hallelujah! Kaya nga minsan nakakatuwa eh, di ba? Meron tayong yan itong presidente. Hallelujah! See?
nung ipinapasa nila yung batas na hindi mo pwede paluin yung bata. Sabi niya, ibinasura. Ibinasura yung batas. Kaya mga senador, yung mga congressman, sabi nila, kung alam lang namin ibabasura, edi sana hindi na namin pinag-usapan. Hallelujah. See? Ako, yun kasi ang tama eh. Diba? Kaya sabi, hayaan niyo yung mga magulang magdisiplina ng kanilang mga anak. Praise God. Eh siya nga eh, paano siya dumisiplina? Yeah? Pinapatay niya lang. Hallelujah. Eh buti nga ikaw, pinapalo mo lang eh. Praise God. See? Kasi sabi nga, a law, di ba? Without a penalty is not a law. No? Praise God. See? Kaya nga sabi, lahat ginagamit na ng Diablo, maski yung mga batas, yung mga politician, magpapasa sila ng batas na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. No? Yun ang nakakalungkot. Di ba? Kaya nga, praise God. Kasi anong ginagawa ng batas? Hallelujah. No? Pati ngayon noon, equal rights lang noon eh. Di ba? Ngayon, hindi na eh. Di ba? Praise God. Hindi ka na pwedeng magsalita ng negatibo, pati mga, hallelujah. Salamat sa Panginoon, pero may batas niyan dito sa hindi ka pwede magsalita against sa mga masasama. O, sa mga lasinggero, ang tawag dyan, racism o ano. O, praise God, hindi ka na pwede magsalita against sa mga third gender. Praise God. See, lagi ko sinasabi, we have nothing against those people. Diba? Wala tayong against dyan. Praise God. Kasi sabi ng mga lasinggero, nasasaktan sila. Kasalanan ba nila kung sila yung mga lasinggero? Diba? Praise God. See, kung ganun ang buhay nila, masama ba yon? Hallelujah. Diba? Kaya kung iisipin mo nga naman, masama ba maglaseng? Diba? Praise God. Hallelujah. Pero nagiging batas na yan actually. Diba? Hindi pa lang yung ini-implement ng maigi. Praise God. Kaya magugulat lang tayo. No? Pag humigpit na to ng humigpit ito, kaya nga sabi ng prophet, pag humigpit na yung World Council of Churches, praise God. Hallelujah. Pero tayo, sabi nga natin, nahihiwalay tayo ng nahihiwalay. Tandaan nyo, hindi kayo mapapahiwalay sa takbo ng sanlibutan ito kung hindi kayo maniniwala sa purong salita ng Diyos. Di ba? Praise God. Kaya nga pinagtibay lang ng mensahe. Inuulit ko, pinagtibay ng mensahe, praise God, ang sinasabi lang ng Biblia. Kaya ang mensahe, hindi humihiwalay yan sa Biblia. Praise God. Pag ang mensahe humiwalay sa Biblia, hallelujah, kaya nung sabihin ng mensahe ng babae, dapat sila, they need to wear a clothes modestly, di ba? Praise God. Not pertaining to, praise God. See, hindi dapat ito, mga kababaihan, hindi sila magsusot ng kasuotang pambabae, panlalaki o lalaki, kasuotang pambabae, di ba? Praise God. Pinagtibay lang yan ang mensahe. No, nung binabasa natin yan, hindi natin maintindihan. Praise God, gina-justify natin lagi yan. Nasundan nyo ako, mga kapatid. Hallelujah, ganyan ako magbasa noon. Sabi ko, pwede pa yon? E biyaya na tayo ngayon, di ba? Praise God, pero pinagtibay ng mensahe, ano sabi ng mensahe, ang Diyos ay banal. Dapat din tayo maging banal. Paano ka magiging banal? See? Dahil ba lalakad ka na lagi kang nakaganon? Diba? Noong una, hindi ko rin maintindihan. Paano ka magiging banal? Hallelujah! See? Kaya nga, nung sinasabi nga ng mensahe, sumunod ka lang. Habang sumusunod ka sa salita ng Diyos, naroon ang kabanalan. Hallelujah! See? Pinagtibay niya lang yan. Kaya nga sabi ko, totoo nga, hanggat hindi ka naniniwala ng buo sa salita ng Diyos, hindi ka mapapahiwalay sa takbo ng sanlibutan. O kaya yan sabi sa aklat ng Santiago, St. James, di ba? Chapter 4, verse 4. Di ba? Hallelujah! See? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Praise God! Hallelujah! Kaya, hindi ka mapapahiwalay dyan. Praise God.
Ang magpapahiwalay lang sa atin sa takbo ng ng sanlibutan ang salita ng Diyos. Sasabihin niya sa iyo kung paano ka magbihis. 'Di ba? Kaya pag nagbihis ka nang ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka na popular. Against popularity ka na. 'Di ba? Praise God. Pag hindi ka. Hallelujah. Dapat pag nasa opisina ka, 'di ba? Dapat kasama ka rin doon na. Hallelujah. Nakikipagchismisan. Hallelujah. 'Di ba? Kaaway mo 'to, kakampi mo 'to. Ganyan sa opisina eh. Kampi-kampi. Away-away. Magugulat ka eh. Di ba? Kaya ang mga anak, sinasabi ko, huwag kayong sasali dyan. Pare-pareho lang kayo nagtatrabaho, kamo. Lahat kayo, trabahador. Mas kayo general manager doon, trabahador lang yan. Hallelujah. Isang araw, paalisin din niya ng boss. Ang nasawa yung boss sa kanya. Di ba? Kahit sabi mo pa, ikaw na yung maliban lang, ikaw yung may-ari, di ba? Kahit presidente ka, pag nasuya na sa'yo yung boss, paalisin ka lang. Praise God. Hallelujah. See? Kaya makikita niyo, no? Kaya nga sabi, ang kalooban ng Diablo, praise God, ang kalooban ng Diyos, lagi magkahiwalay yan. Hihiwalay lang tayo sa takbo ng sanlibutan ito pag, hallelujah, lubos na tayong naniniwala. Praise God sa salita ng Diyos. Di ba? Praise God. Hallelujah. At hindi ka pagpapalain ng Diyos. Tandaan ninyo yan. Pag nagsumikap kayo, ikita kayo. Okay? Iba yung pinagpapala kayo ng Diyos. Iba rin yung nagsusumikap kayo. Nasusundan nyo ako. Kaya sa mga tao sa sanlibutan, nagtsatsaga sila, nagsusumikap sila. Pero praise God, tayo pinagpapala. Hallelujah. Naintindihan nyo? Kapag ikaw'y pinagpapala, masaya ka kahit ano ang hinahawakan mo. Praise God. Hallelujah. See? Yan naman sinabi ng scripture eh. Masihang kayo sa anumang ipagkaloob sa inyo ng Diyos. Be satisfied. Di ba? Praise God. Kung maliit lang ang sweldo natin, be satisfied. Di ba? Kung maliit lang kinikita natin, be satisfied. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kasi pag nasihang ka, masaya ka na naglalakad dahil wala ka pamasahe. Di ba? Praise God. Pag meron kang konti pamasahe, nakasakay ka ng jeep, eh talagang ano na. Hallelujah. So, yun, naiintindihan nyo ba? Kita mo Sister Veronica. Hallelujah. Eh, yung mga young people natin, eh, pag mag-McDo lang yan, eh, ubus agad yung, kung ilan libo yung ginagastos, eh, di ba? Pero magugulat kayo, may mga tao, ganun lang, eh, talagang naiyak na. Di ba? Praise God, naiintindihan nyo. See? Kasi yung wala nga, masaya na siya, eh. Di ba? Kaya kung magkaroon pa, eh, talagang tutulong na yung luha mo. Hallelujah. Ganyan kasi tayo eh. Kaya nga minsan, hallelujah, ang sarap pag nasa Panginoon ka eh. Kasi bumababaw yung, sabi nga nila, ang babaw ng kaligayahan natin. Totoo yan. Hallelujah. Kaya nga nung wala pa ako sa Panginoon eh, talagang sabi ko, gaano ba kayaman ang mayaman para masabing mayaman ka? Di ba? Nung nag-aaral ako, ang unang tanong ko eh, gaano, kaya hanggang kailan ako mag-aaral para sabihin nga natin na may pinag-aralan ka? Hallelujah. Di ba? Praise God. Aral kami ng aral. Talaga nagsusumikap. Sabi ng magulang ko, pag natapos ka mag-aral, uulad ka na. Nung natapos ako mag-aral, eh, ang hirap humanap ng trabaho. Sabi nila, pag may pinag-aralan ka, makakatrabaho ka. Eh, walang trabaho rin. Sabi ko pa, paano na to? See? Kaya gumawa ako ng sarili kong trabaho. Kaya nung kumikita naman ako, tanong ko, hanggang kailan ako dapat kumita para sabing kumikita ka na? Hallelujah. Walang kasiyahan. Kaya ngayon nasa Panginoon na ako. Salamat pag may makain. Salamat kung wala rin. Pero ito lang ang natuklasan ko. Yung sinasabi ko nga sa inyo eh. Kaya nung nabasa ko yung sinabi ni David,
wala pa akong nakitang anak ng Diyos na malimos at tinapay. Totoo yan. See? Pero titiyakin ko rin sa inyo, walang anak ng Diyos sa tamad. Huh? Praise God. Nagpakasipag din ako noon. Pero nung nagtatrabaho na ako, praise God, nagtatanim lang ako. Kung ano lang, baga sa ano, kung ano yung tumubo, kakainin mo lang. Ganun na lang kasimple. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano. Huh? Napahiwalay ako sa takbo ng sanlibutan. Huh? Kaya pag kinakausap ako ng mga kaklase ko, mga kaibigan ko, hallelujah, pinag-uusapan doon eh, mga future eh. Yeah? Ay, paano mo malalaman? Buhay ka pa. Diba? Eh, bumabagyo, baka paglabas mo eh, mahagip ka lang ng yero dyan, tapos na. Yeah? Wala ka ng problema. Hallelujah. Oh? Kaya tama ang sinabi ng Panginoon eh, diba? Give us this day our daily bread. Diba? Paano mo malalaman? Hallelujah. Oh, nabuhay ka pa kinabukasan. Ang buhay ng tayo parang usok lamang, sandali kang lilitaw, sandaling mawala. Oh, kaya nga sabi ko nga, just enjoy life. 'Di ba? Pag nag-aral kayo, mag-aral kayo. Para pag medyo tumanda kayo, pag nagkwentuhan kayo ng mga kaibigan mo, sasabi mo, itong pinag-aralan ko. Yeah, nag-aral ako ng ganito, nag-aral ako ng ganyan. Pag nagtrabaho, magtrabaho kayo. Praise God. Pag dumating uli yung kwentuhan, may kay kwento ka. Ito yung trabaho ko. Hallelujah. See? Ito yung experience ko. Di ba? Kaya kapag nagkikwento ako minsan, eh, sa oras na, hindi pa rin tapos eh. Ang dami kong kwento eh. Kagapon nga eh, sabi nga ng mga gumagawa eh. Mga kapatiran din natin. Dito ka sana lagi, pastor, para wala na kami magawa. Hindi ako pupunta bukas dyan. Hallelujah. Praise God. See, napapahiwalay tayo, di ba? Nai-enjoy natin lahat. If you want to enjoy life, hallelujah. See, just think simple, di ba? Pag nag-aaral kayo, mag-aaral kayo. See, don't worry. Oh, kung may honor kayo, wala kayong honor. Di ba? Wala namang halaga yan eh. Kaya maririnig nyo yung mga, ano, hanggang presidente natin. Press honor ba siya? Di ba? Pinagmamalaki nyo nga eh. Hindi eh. Di ba? Ano sabi? Siya pinakabobo. Pero yung mga press honor nila, ginagawa niya lang cabinet secretary niya. Hallelujah. Di ba? Yeah, sabi niya, matalino. Yung pinakamatalino sa room namin. Pero akong presidente. Hallelujah. Di ba? Praise God. Yun ang gusto ko sabihin lang, no? Hallelujah. See? Kaya yung mga magulang, don't think too much, okay? Hallelujah. Baka hindi nga magaling yung mag-aral yan, pero maging presidente. No? Magulat ka na lang. Di ba? Maging presidente yung anak mo. Hallelujah. See? So makikita nga natin yan, no? Kaya, ang salita ng Diyos yan ang magpapahiwalay sa atin sa takbo ng sanlibutan, no? And there is always, tandaan niyo yan, kaya nga sabi, laging may dalawa. Pero wala sa Bible numerics yung dalawa. Kaya mamimili ka lang, dapat maging isa yan. Praise God. Yun lang gustong sabihin ng prophet pag sinasabi, walang dalawa, ibig sabihin, mamimili ka. Hallelujah. Kung dalawa yung wisdom na narito sa mundong ito, kailangan mamili ka ng isa. Kung anong karunungan ang tatanggapin mo, karunungan ba ng Diablo o karunungan ng Diyos? See? Ang karunungan ng Diyos, tandaan nyo, walang gagawin niya kundi ituro ka pabalik sa salita ng Diyos at maniwala ka lang na maniwala. Ang karunungan ng Diablo, praise God, ililis ka lang ng konti. Konting lihis lang. Hallelujah. See? At yan ay sikat na sikat. Kaya sabi, popular yan. Sikat na sikat yan. Kaya wala kang kalaban dyan. Pag yan ang sinunod mo, wala kang kalaban. Praise God. See, kaya nga sabi, it's a better way, it's an easier way. Hallelujah. Praise God. Ngayon, see, so tumatalaki nga tayo, di ba? Greater than Solomon, praise God. Sa Sunday, makikita natin may dalawa talaga yan, no? Hallelujah. Kaya nga, sabi nga, bruised serpent, or the trail of the serpent, pinakita niya yan, kung paano, sa umpisa pa lang, sa Genesis pa lang, naroon na si Cain, naroon na si Abel, di ba? Praise God. Hallelujah.
Oh, nung pinakita sa atin yan, pinakita yan ng Biblia, pinakita ng mensahe yan, di ba? Paano sila napahiwalay? The way they worship. See? Pareho ba silang anak ni Eva? Pareho. Di ba? Pareho sila. Doon sila nanggaling pareho kay Eva. Sa babae. Oh? Kaya lumalaki yan, siguro naglalaro pa yan. Hallelujah. Pag kumakain niya sa, siguro, sa isang lamesa o isang plato, di ba? Kung may plato na noon, eh wala namang plato. Praise God. See? Maglalatag lang siguro si Adan ng dahon ng saging. Ilalagay na rin yung pagkain. Pulot siya, pulot, di ba? What I'm trying to tell you, ka-fellowship yun. Pero nung sumamba na, doon na nagkakakilanlan. Naghiwalay na yan. Anong kaisipan ni Cain? Sabi niya, ito ang tatanggapin ng Diyos. Bakit? God is a God of beauty. Diba? Hallelujah. Kaya nilagyan niya ng mga bulaklak, oh, yung altar niya, pinaganda niya ng pinaganda. Pagkatapos yung pinakamaiinom na ani, sabi niya, tatanggapin ito ng Diyos dahil pinaghirapan ko ito. Diba? Praise God. See, yan ang itinuro sa amin. Oh, nung maliliit pa kami bilang Katoliko. Hallelujah. Pag may ginagawa kang sa Panginoon, lumakad kang paluhod, didinggin ka ng Diyos. Diba? Magsakripisyo ka, didinggin ka ng Diyos. Pero nung makakilala tayo sa Panginoon, diba? Nung makakilala tayo ng tama, hallelujah, not in running but in resting. See? Not in trying but in trusting. Diba? Hallelujah! See? Iba yung naituro sa atin. Hallelujah! Kaya sabi nga ni, sabi ni Cain, ito ang tatanggapin ng Diyos. Nung nakita niya altar ni Abel, duguan. Ang dumi! Diba? Praise God! Sabi niya, tatanggapin ba ng Diyos yan? Yung ganyang klaseng hain? Praise God! Kaya sabi ko, diyan mo makikita, o diyan sila naghiwalay pagdating na sa pagsamba. Praise God! Kaya nga pagdating natin sa pagsamba, tandaan ninyo, meron tayong kabanalan. Simula sa awitan natin, sa patotoo, hanggang sa pagmemensahe. Diba? Praise God! Hallelujah! See? Kaya nga pagdating rin natin yan, diba? Pag makita naman natin kina Esau sa kina Jacob, hallelujah! Ano naman nagpahiwalay sa kanila? Parehong magulang yan, diba? See? Sinong tatay ni Esau? Sinong tatay ni Jacob? Isa lang ang pinanggalingan nila. Diba? Praise God. Hallelujah. Pero makikita ninyo, diba? Pareho anak yan ni Isaac. Pareho yung nanay nila. Hallelujah. Pero magugulat kayo, di ba? Magkaiba sila ng ugali. See? Naghiwalay din yan. Paano sila naghiwalay? Dahil yung isa ay walang pakundanga doon sa tinatawag nga natin pagkapanganay. Hallelujah. No? Baliwala kay Esau yung birthright. Kaya nga sa Laodicean age, baliwala sa Laodicean church yung birthright. Praise God. Wala silang pakialam doon. Hallelujah. Pero sa bride, di ba? Mahalagang mahalaga sa atin yung birthright. Yung pagkapanganay natin. Bakit? Hallelujah. Sa pagkapanganay, diyan dadaan yung lahi. Tandaan nyo, kayo'y lahi. Praise God. See, ang pinag-aawayan dito simula pa sa Genesis hanggang sa book of Revelation, yung lahi na lalabas. Praise God. See? Gusto ni Jacob na manatili siya na siya yung daanan ng lahi na yon, na may pangako ng Diyos. See? So, ganyan din sa atin. Di ba? Praise God. Pagdating mo sa denomination, ang mahalaga lang sa kanila ay pumunit sumamba.
Kaya pagdating sa pagpuri at pagsamba, eh wala tayong panalo. Nakikita niyo yung mga kapatid, wala tayong panalo, mas magaling sila umawit. Hindi ka nga pwedeng umawit eh, kapag hindi maganda yung boses mo, di ba? Praise God. Hindi ka rin pwede magpatotoo. Kailangan, pakinggan muna yan. Magpatotoo ka muna. Pakinggan ng deacons yan. Bago ka magpatotoo. Hallelujah. Eh dito, pag nagalak ka lang eh. Aawit ako, pastor. Amen. Kaya nga hindi minsan, hindi mahuli-huli. Mahina yung ano natin, instrumentalist eh. Hallelujah, baliktad pa eh, di ba? Oh, magaling yung mga instrumentalist natin, pero minsan talagang hirap na hirap sila eh. Oh, buti nga ngayon, hindi na nagkakambyo tono sa gitna eh. Naalala ko, sino ba kumakanta eh. Pag nahuli na nung musician eh, magpapalit ng tono eh. Oh, sa atin, di ba? Hindi tayo nagigrip, kundi nagagalak pa tayo. Hallelujah. Bakit? Kasi magugulat ka eh, di ba? Pinipilit niyang magpuri, pinipilit niyang sumamba sa Diyos. Hindi ka ba naman mabibless noon, di ba? Hallelujah. Hindi ito yung paligsahan. Praise God. Salamat sa Panginoon, di ba? Nag-raise up ang Diyos dito sa church natin. Ang gaganda ng mga boses, di ba? Marunong sa music. Marunong sa choir. Praise God. Hallelujah. Pero makikita nyo, mahalaga kay Jacob yung birthright. Kailangan makuha niyan by hook or by crook. Ha? Kahit dayain na niya si Esau, kailangan makuha niya yung birthright. Hallelujah. Si ganyan kahalaga yan, kaya ganyan din sa atin yan. Mahalagang mahalaga sa atin yan. Praise God. Na dapat tayo laging nasa puso natin, tayo yung itinalaga ng Diyos. Di ba? Praise God. Sa atin matutupad ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Kaya pag sinabi mo nasa iyo ang birthright, sinabi mo na alam mo yung birthright, praise God. Ibig sabihin, may lalabas sa isang lahi, lahi ng Diyos. At aangkinin mo yon, sasabihin mo, ako yon, sa akin dadaan yon, sa akin magmamanifest yon. Praise God. Hallelujah. See? Sa kanila, baliwala yun. Di ba? Kaya pagdating sa holiness, praise God, hindi tayo nagbababa ng standard. Bakit? God is holy. We must be holy. Hindi natin ipagpapalit yung birthright natin sa makeup. Di ba mga sister? Hindi natin ipagpapalit yung mga brother sa mga tato. Hallelujah. Praise God. Kagapo nga, kumakain nga kami. Nasa likuran kong babae, kagandang babae, may tattoo dito eh. Ay, pambihira ka ako. Pati babae, may tattoo. Ang hirap. Oh? Hindi ko ma-imagine talaga. Kung ikaw yung lalaki, may asawa ka na puro tattoo. Praise God. Ano bang ganda nun, di ba? Sila nagagandaan dun eh. Ako na, naasiwa ako. Hindi mo malaman kung ano yung kasama mo, kung lalaki o babae. Praise God. Hallelujah. Oh, kaya mahalaga yan. No? Kaya sabi ko, naghiwalay yan. No? Pagdating na sa pagkakilanlan, pagdating sa birthright. Oh, pagdating kay Cain at kay Abel, naghiwalay naman yan, naghiwalay sila. Oh, magkasama, sabi ko nga sa inyo, I believe, magkasama sila, naglalaro. Oh, paano mo nalaman, pastor? Eh, walang tao. Dalawa lang sila. Kaya sa ayat sa gusto ni Cain, sa ayat sa gusto ni Abel, eh, kailangan sila maglarong dalawa lang. Di ba? At kasama sila na nag-uusap, nagpa-plano. Hallelujah. Di ba? Praise God. See? At tinuturuan sila ng kanilang ama. Oh, alam ni Adan. Di ba? Praise God. See? Dapat naghahain sila. Pero itong si Cain, merong ibang kaisipan na mas maganda. It's a better way, it's a beautiful way, it's a easier way. Hallelujah. Di ba? At tingin niya, tutugunin ito ng Diyos. Dahil magsasakripisyo siya.
Sipin mo, bubungkalin mo yung lupa, aalagaan mo yung halaman, pagkatapos kukunin mo yung the best. E samantala, nung si Abel, kakalad ka rin yung tupa. Hallelujah. Gigilitan mo ng leeg. Yung tupa, mga kapatid, hindi kasi laki ng manok. Baka kala nyo kasi laki ng manok yung malaki ang tupa. No? Eh ngayon, yung mga tupa na nakikita ko, ganyan kalaki. Di ba? Gaano pa kaya sa panahon ni Abel, saka ni Adan? Oh, sabi nga, sa panahon nila, ang ubas ganyan kalaki. Kasi laki ng pakwan. Yeah? Praise God. Maliliit na pakwan, okay? Hindi malalaking pakwan. Oh. Ganyan kalalaki yun, yung ubas. Kasi nung binitbit ni Caleb sa kanya Joshua, dalawang tao, isang buwig. Praise God. Hallelujah. Malalaki yung ubas na yan. Hindi ko malaman, siguro mga ganyan kalalaki. Di ba? Hallelujah. No? Kaya isipin nyo, kung yung mga halaman ay ganun kalalaki, gano'ng kalaki yung mga hayop noon. Malalaki tupa noon. Malulusog yan. Praise God. Bibit-biti ni Abel yan, kakatayin yan. Kaya sabi ni Cain, hindi maganda. Di ba? Kaya gumawa siya ng paraan. Hallelujah. Ayon sa kanyang kaisipan, ang iniisip niya lang, basta makapag-alay lang ako. Ha? Kaya yan ang minsan sinasabi ko eh. Praise God. Hindi yan ganyan. Di ba? Ang iniisip kasi ng iba, basta naka-attend ako ng church. Kaya mga kapatid, layo sinasabi, don't do it. Pagpupunta kayo sa church natin, dapat meron kayong katanungan sa puso nyo. Pupunta kayo rito, hindi, kailangan makapunta ako para pagpalain ako ng Diyos. Huwag ganun. Diba? Pupunta kayo, bakit? Dahil mahal nyo ang Diyos eh. Diba? Kaya nga sabi, dahil mahal ka namin. Diba? Praise God. Hindi dahil sa kung ano-ano. Hindi dahil sa iyong pagpapala. Hindi dahil sa iyong mga himala. Kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya pagpupunta tayo rito, bakit tayo pupunta? Dahil mahal natin siya. Ang sama ng panahon eh, bakit tayo pumunta rito? Dahil mahal natin siya. Praise God. Hallelujah. See? So ganyan yun. Hindi dahil magsasakripisyo tayo. Praise God. Mula pupunta ako, magsasacrifice ako, makikita ito ng Diyos. Nakikita na yan ng Diyos. Okay? Praise God. Pero hindi dapat ganun ang damdamin natin. Hallelujah. Narito tayo dahil pinagpala tayo ng Diyos. Binigyan ka ng ganyang desire, pinagtagumpay ka, hinawi niya anumang sagabal sa daan. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon, sa panahon natin ngayon, doon pa sa panahon ni Brother Branham, may nangyayari na. Gusto ko lang basahin itong quotation na to. No? Hallelujah. Sabi niya, just about 6 months after that, I had my first baptism down here on the river. When the light came down right here at the Spring Street, many of you people might want to go down and take a look at it, a Spring Street and water, right at the riverfront, and there is where the angel of the Lord appeared in public. First, when at 2 o'clock, one afternoon, a voice came from it said, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, your message will forerun the second coming. This is 30 years later, and here I am still tonight proclaiming the message, and around the world it went, and I'm glad to be back in my hometown tonight to represent this Lord Jesus Christ that I still love with all my heart. Each day grows still sweeter than He was the day before. I've never changed one iota in my doctrine. The first thing I started with, I believe, the same thing tonight, He's the same yesterday, today, and forever. Now I have message that I'm responsible for. When the message first started out, praise God. Hallelujah. See, itong gusto kong iano natin, no? Praise God. See, of course, everybody was praying for the sick, great signs and wonders and miracles. That started, especially in the Pentecostal people, a universal revival of a healing campaigns that swept the world. For 15 solid years, there's been revivals on every hills there is.
I suppose revival fires are burning. Literally, millions have accepted Christ as their Savior by that one commission that inspired from there to Oral Roberts and so forth and on, and it went around. After, pagkatapos naman doon, the Pentecostal Church laying in its dead slum, as it was then, my intention and desire tonight is to awaken the church again to the coming of the Lord Jesus Christ, Jesus at hand. I have to rebuke it. I have to rebuke sin in whatever manner it is. I don't mean it to anybody's denomination. I have a message. Now, it's hard to get to the church for a sponsorship just as it was with our Lord Jesus, because it's Him. It isn't me. But as He preached at the first and healed the sick, raised the dead, and cleansed the lepers, and cast out devils, everybody wanted Him. But there come a time where there's a message that always follow every sign, because a sign has a voice. But when He sat down one day and said, I and my Father are one. See? That was more than they could stand. It was also when He said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. How? Why doctors and well-thinking people would have said, this man is a human vampire, trying to get you to eat His flesh and drink His blood. He never explained it. He just said it. And tonight, you might hear things, and through the meetings, and that just said, we might not be able to explain, but remember, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. We believe it. See? Praise God. Hallelujah. Kaya, tandaan nyo, this is a prophetic message. Lagi itong idinidiin. It has something to do with past, present, and future events. Praise God. Hallelujah. So dito, pinakikita niya nga. Hallelujah. Sabi niya, naalala nyo na nagbautismo ako. Pagkatapos niya magbautismo ron, nagbago na yung ministry niya. Kinumisyon siya ng angel. Hallelujah. Kaya sabi sa kanya ng angel, katulad ni John the Baptist na sinugo siya, kung paano na siya isinugo sa unang pagpaparito ng ating Panginoon, ikaw naman ay isinusugo din sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Hallelujah. See? Kaya sabi, when it started, pumasok yan sa Pentecostal churches, inanggap siya, hallelujah, lahat gusto makipag-cooperate, signs and wonders and miracles, hallelujah. See? Pagkatapos nun, anong ginawa niya? Nakatulog itong mga tinatawag nga nating mga Pentecostal churches, ginigising niya. Kaya nga sabi, I have a message. Dumating naman yung mensahe na ginigising niya na ito. Nire-rebuke niya sila. Hallelujah. See? Sa kanilang mga sistema, di ba? Simula sa pananalapi, simula hanggang sa pananamit, hanggang sa mga awitan. Hallelujah. Noon pa yan. Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi bago itong mensaheng ito. Yung nare-renew rito sa church nito, hindi ito bago. Noon pa yan. Praise God. Say, nire-rebuke na yan ng prophet. Hallelujah. See? Pagdating natin sa awitan, di ba, ano sinabi niya? They are singing Amazing Grace in the woogie-woogie. See? Hindi niya sinabing pop song, kundi Amazing Grace. Praise God. Noon pa yan, nire-rebuke na yan. Kaya nga minsan pinakita ko sa inyo paano nag-evolve yung music eh. Diba? Isa music. Iba-iba yung tempo. Praise God. See? Kaya mag-iing, kaya nga yung musicians natin, sabi ko mag-iingat lang kayo. Pag nagdududa na tayo, balik na lang tayo sa Only Believe Songbook. Anyway, diba? Kung magpa-awit tayo, Tuesday, tatlo. Pang umapat na, sobra na nga eh. Yeah? Praise God. Hallelujah. Oh? Ganun lang kasimple yan eh. Hindi naman ito concert eh. Service ito eh.
Kung concert ito, di ba? Tugtugan tayo. Hindi nga naman, sir, hindi naman to concert eh. This is not a concert hall. Di ba? This is a church. This is a sanctuary. Hallelujah. See? Noon pa yan, nire-rebuke na ng prophet, di ba? Yung mga Pentecostal people. Hallelujah. Tungkol sa buhok, tungkol sa pananamit. Noon pa yan eh. Kaya nga sabi niya, praise God, Jesus Christ, I believe Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Praise God. Noon pa yan. Hallelujah. Di ba? Kaya sabi niya sa mga Pentecostal people, alam nyo, nung matanggap nyo yung revival, binenta nyo lahat ng mga ari-arian ninyo. Pero anong ginawa ninyo? Bumalik uli kayo sa dating gawi. Pinasok nyo, ginawa nyo denominasyon. Hallelujah. Kaya nirebuke ng prophet yan. Praise God. Sasabi, Pastor, hindi naman denomination yung una, yung mga Pentecostal nung una, hindi. Kaya nga, maski rito sa Pilipinas, eh, experience natin yan eh. Praise God. Kaya ang dami naglitawan. Nakikita nyo ba, mga kapatid? Ang dami ritong churches. Diba? Iba-iba yung pangalan. The Risen Christ, Christ is the Answer, Bread of Life, JIL, and this, and this, and this, and this. Noong una, hindi denomination yan. Praise God. Sovereign lahat yan. Pero nung lumaki na sila, sila mismong gumawa ng denominasyon. Gumawa sila ng mga satellite nila. Lahat kanila yon. See? Pag hindi ka kasali nila, pag hindi ka kasali sa kanila, hindi ka nila kasali. Hindi ka nila kaisa. Hallelujah. Pero makita mo yung Methodist, pare-pareho yung isang pangalan niya, Methodist, Baptist, isa lang yan. Pagdating sa Pentecostal, magugulat kayo, iba-iba. Diba? Praise God. Kasi nagpasimula sila ng ganyan eh. Kaya nga sabi ng prophet, tama na yung simula eh. Bakit bumalik pa kayo sa pinanggalingan nyo? Hallelujah. Ganyan na nangyari. Nirebuke niya na nang nirebuke yan hanggang sa opening ng seals. Kaya pa, nung after ng opening ng seals, iba na. It's a revealing time, revelation. Na ano yon? See? Hallelujah. Who you are. Kaya nga pagdating natin sa huli, matapos rebukin ng ating Panginoon yung mga tao, ang huli niya nang ginagawa, ipinapakilala niya na kung sino siya. Diba? Anong sabi niya? Maliban na kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. Hindi na siya makilala. Hindi na rin siya nage-explain. See? Nagpapaliwanag pa ba siya? Hindi na. Maniwala ka sa hindi. Ganun na lang yun. Hallelujah! So, ganito na rin sa ating panahon. Kaya nga sabi ko, oh, habang nagbabasa nga tayo ng mensahe, habang tumatagal tayo, isang mensahe binabasa natin, yun at yun, pero magugulat ka. Diba? Nung binabasa ko, God chosen place of worship. See? Sabi niya, kung saan nilalagay ng Diyos yung pangalan niya, doon nyo lang ako sasambahin. Yun ang tamang lugar na pagsamba. Kaya nung tinayo yung tabernakulo, hallelujah, nung dumating ang Panginoong Hesus, eh ngayon wala na siya eh. Diba? Wala na siya eh. Then sabi ng prophet, hindi na ginagamit ng Diyos yung iglesia. Ako yung mystical body. Pero saan sasamba itong mga believer? Hallelujah. Kaya nagulat ako nung binabasa ko nga ganun. Greater than Solomon. Kung merong greater than Solomon, praise God. Hallelujah, nadarating. So, ibig sabihin, meron din Mesh, Queen of Sheba pa rin. Hallelujah. See? Kasi kung hindi, hindi buo yung istorya. Narinig nyo na ba si Jonah na walang balyena? Diba? Pag binanggit si Jonah, praise God, alam nyo may balyena o may malaking isda. Hallelujah. Kaya lagi magkasama yan. Praise God. See?
Kaya pag binanggit si Solomon, alam mo merong Queen of Sheba. Lagi magkasama yan. Praise God. Hallelujah. See? Kaya ngayon ipinaliliwanag ng mensahe kung ano ka, kung sino ka. Oh? Hallelujah. Hindi lang kung ano ka. Diba? Praise God. Hindi lang yung anak ka ng Diyos. Kundi ipinaliliwanag kung ano ka. Ikaw yung itinalaga ng Diyos. Naroon ka sa kanyang kaisipan bago pa lumitaw. Diba? Ang lahat. Oh? Kaya nga, nakikita nga natin eh. Ano ba nangyayari sa atin? Diba? Kaya nga sabi, iba ang way natin eh. Hallelujah. Iba ang way ng pananambahan natin. Diba? Yun ang nagpahiwalay. Ano nagpahiwalay kay Cain sa kay Abel? The way they worship. Praise God. Kaya dito sa atin, bawal yung may nagsasayaw dyan eh. Diba? Hallelujah. The way they worship. Diba? Iba tayo umawit. Kahit umaawit tayo ng medyo mabilis, still, naroon pa rin tayo sa tamang tempo. Hallelujah. The way they worship. Praise God. Hallelujah. Oh, pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, iba rin yung pangangaral natin. Hallelujah. Kaya nga lagi nila sinasabi, kakaiba kayo. Totoong iba tayo. Tandaan nyo yan. Pag narinig nyo sinasabing kakaiba tayo, ang kinin nyo. Diba? Wala tayong magawa eh. Yun tayo eh. Di ba? Praise God. See? Hindi katulad ng nagaganap sa paligid, di ba? Oh, yan ang magpapahiwalay sa atin. Oh, the way we worship, praise God. Then, yung birthright. Aangkinin lang natin yun. Hallelujah. Ano tayo? Oh, ano yung birthright na yan? Yan yung buhay. Yung dadaanan ng buhay. Hallelujah. Pero ngayon, hindi tayo dadaanan ng buhay, kundi ikaw na mismo yung buhay. Amen? Hallelujah. Lahat po tayo tumayo. Praise God. Kaya hindi for sale eh. Diba? Hindi natin binibenta itong tinanggap natin. Dahil alam natin ito magpuproduce ng buhay ni Kristo. Praise God. At sa ngayon, hallelujah. Sabi ko nga eh, pangako ng Diyos yan eh. This is God's chosen place of worship. Dito ilalagay ng Diyos ang kanyang pangalan. Praise God. Hindi niya lang ilalagay yung pangalan, kundi dito makikita natin yung buhay mismo ni Kristo. Kaya yan ang sinasabi, she is Him. Diba? Hallelujah. Hallelujah. She is Him. Amen? Praise God. Hallelujah. Muli tayo muko bago tayo umawit. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat Panginoon sa inyo pong munting mensahe, O Diyos. Lord, dalayan ko lang po, Panginoon, kayo na po, Panginoon, ang magbigay ng inspirasyon nito sa puso ng mga nakikinig, O Diyos, sa aking mga kapatid. Ito'y gabi ng aming panalangin, O Lord. Kami pinangakuan niyo po, Panginoon, kung meron dalawa o tatlo na nagtipon sa inyong pangalan, naroon po kayo sa aming kalagitnaan. Ang aming tinig ay magiging tinig niyo po, O Diyos. Kung paano nung narito kayo sa lupa, O Lord God, walang itinatanggi, Panginoon Diyos, Lord God. Hallelujah. Lahat ng iyong sabihin ay pawang ito'y magaganap. O Diyos, inaangat ko po sa inyo, mga kapatid namin, Panginoon, Lord God. Lord, na kayo pong humipo sa kanilang buhay, Panginoon Diyos, Lord God. Aming kapatid, Brother Arnel, Lord Jesus, sa kanyang may bahay, Lord. Nag-usap kami nung Sunday, Lord Jesus. Lord, ang kanyang tuhod, nangangailangan ng operasyon, Panginoon Diyos, Lord. Napakalaking halaga, O Diyos. Lahat kami walang kakayahan, O Diyos, Lord God. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, kahit walang operasyon na maganap, O Diyos, Lord God, umiyak ang aming kapatid, Panginoon Diyos. Hindi siya humihiling, Panginoon Diyos, ng anumang material, financial blessing, kundi humihiling siya, O Diyos, na hipuin niyo po ang kanyang tuhod. Palitan niyo po ito, Panginoon. Palitan niyo po ito ng bagong tuhod, Panginoon Diyos, Lord God. Lord, inaangat ko po siya sa inyo, O Diyos, Lord God. Kayo na po, Lord, wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang Diyos ng himala, O Diyos, Lord God. Kayo po ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kayo ang Diyos na naglikha ng aming katawan. Walang mahirap sa inyo, O Diyos.
At hindi kayo, Panginoon, nababakuran ng distansya, Panginoon Diyos, Lord God. Lord, I'm lifting her, Panginoon Diyos, Lord God. Kayo na po, Panginoon Diyos, ang magpalit ng kanyang tuhod, Lord God. Ganyan din po, Panginoon, aming mga kapatid, Lord God, Sister Padre Romeo, kanilang buong mag-anak ko, Diyos, Lord God, inaangat ko po minsan pa sa inyo, Panginoon, ang nagaganap sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, naroon sila sa banyagang lugar, Panginoon. Iba ang kanilang batas, Panginoon, Diyos, Lord God. Ngunit, Panginoon, kaya niyo po, Panginoon, na ayusin ang lahat ng bagay, Panginoon, Diyos, Lord God. Tulungan niyo lang po sila, Ama. Inaangat ko sila buong mag-anak, Sister Kylie, Lord God, sa Malaysia, Lord Jesus. Kayo na po, Panginoon, na magpalaya sa kanya, sa gapos ng kaaway, Panginoon. O Lord God, kayo na po magpatino ng kanyang kaisipan, Panginoon. Hallelujah. Lukuban niyo po siya ng inyong dugo, O Diyos. Hindi po aming mga kapatid sa UK, Sister Chona, Brother Franklin, Lord Jesus, Lord God. Hallelujah. O Diyos, kayo po magbigay minsan pa ng panibagong kalusugan, kalakasan sa mga kapatid na iyon, Lord God. Abutin niyo po siya, Panginoon. Abutin niyo po sila. O Diyos, pagpalaan niyo lang po sila. Ama, dalain ko pong lahat yan. O Lord God, sineselyohan po namin yan sa pangalan na aming Panginoong Kristo Jesus, Lord God. And Lord, dinadalain ko rin po, Panginoon, Lord, ang tinatayong aming bahay, Panginoon, tahanan, O Diyos, kayo na po, Panginoon Diyos, kayong nakakaalam, kayo ang nagpala, Panginoon, kayo rin ang tatapos ito. Hindi namin alam, Panginoon, hindi ko po alam, Panginoon, kayo naglagay ng numero nito sa puso ko po, O Diyos, Lord God, alam nyo kung anong kailangan, alam nyo, Panginoon Diyos, Lord God, kung paano ito matatapos. Nagpapasalamat lamang ako sa inyong kabutihan. Kayo din po sa munting iglesyang ito, Lord God, sa renovation, Panginoon, kayo na po, Panginoon, magsaayos ang lahat, lahat ng gagawa, bigyan niyo po sila ng wisdom, O Diyos, Lord God, at ito'y matapos na po, Panginoon Diyos, Lord God. At salamat din po sa lahat ng provision. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sa lahat ng inyong pag-iingat. Maghihiwalay kami, Lord God, sa lugar na ito, na taglay pa rin ang inyong pag-iingat. Lord, ingatan niyo po lahat ng mga kapatira na dadaanan ng bagyo simula sa Bisaya hanggang sa Luzon, Panginoon. Hanggang sa anumang lugar, Lord, na maapektuhan ng bagyong ito. Kilala niyo po inyong mga anak, Lord God. Inaangat ko po silang lahat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Palitan natin ng Panginoon kay buti-buti niya. Mabuti ang Panginoon. Amen. Hindi niya tayo kakaligtaan. Tapat siya sa kanyang pangako. Praise God. Sa mga ganitong sitwasyon, masasabi ko wala tayong magagawa. Amen. Maski ang gobyerno, walang magagawa. Lahat walang magagawa. Masama ang panahon, hallelujah, pero meron tayong Diyos na napakabuti. Amen. Thank you, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong mamahal. Ang iyong sa walang hanggang pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, Panginoon. Tunay ngang ikay walang bago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen, amen. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon sa Kristo. Amen. Praise God tayo. Pumunta tayo mga kapo. Amen. Napakaganda pong mensahe. Amen. Praise God. At sabi nga, the word of God calls for a total separation. Amen. Kung paano
ang liwanag ay hindi po pwedeng humalo sa dilim. Amen. Ganun din po tayo, mga kapatid, no? Hindi po tayo po pwedeng makihalubilo. Amen. Sa gawa ng sanlibutan. Amen. Praise God. Ngunit, praise God. Sabi nga tayo po ay binigyan ng Panginoon ng sabi nga, birthright. Amen. Praise God. At yan po yung ating panalangin, no, na daan na ibigay sa atin ng Diyos yung kanyang buhay. Amen. Dahil once na nakamtan natin yung buhay ng Diyos, amen, walang iba kundi ang kanyang banal na espiritu. Amen. Hihiwalay at hihiwalay tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Pero hanggat hindi po natin na tatanggap yung buhay ng Diyos, amen, mahirapan po tayong humiwalay. Pero praise God. Sabi nga, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen. Patuloy lang nating iiyak yan sa Panginoon. Amen. Na dumating sa atin yung kanyang bautismo ng banal na espiritu. Amen. Praise God. Upang mag-manifest, no, yung buhay ng Panginoon sa atin. Amen. Mag-manifest yung kanyang salita sa buhay natin. Amen. Praise God. So napakaganda pong mensahe sa gabi pong ito. Amen. At tayo po idadako sa isa pang bahagi ng ating gawain, ang pagtataas sa Panginoon ng ating mga prayer request. Kung mayroon po kayong mga prayer request na kasulat, inyo pong dalhin sa harapan. Amen. Habang inaawit po natin yung Pass Me Not, O Gentle Savior. Amen. Praise God. Ng ating kapatid, Sister Hannah. Dalain ko po sa ating Panginoon Jesus na bigyan ng kalakasan at kagalingan ang aking mga anak, Sister Eleanor, Sister Eleanor, at i-provide ang lahat nilang mga pangailangan, physical, spiritual, at material blessings ayon sa kanyang kalooban. At dalain ko rin po na ingatan ang lahat ng kapatiran sa dako ng Samar, Kalbayog, at sa lahat ng kapatiran na nasa ranta ng Bagyong Tisoy. I-comfort sila ng ating Panginoon, Diyos. Dalangin ko rin sa lahat ng kapatiran na nagtatrabaho at gumagawa sa aming bahay, bigyan ng ating Diyos ng kalakasan, physical, spiritual, at material. Dalangin ko rin na makatanggap sa ating Panginoong Hesus ang aking kapatid, at ipuin nawa ng ating Diyos ang kanyang puso na maka-attend siya muli. Dalangin ko rin po na ingatan ng ating kapatid Brother Romeo at Sister Patricia at ang lahat nilang mga anak.
dalangin ko rin, na ingatan rin po ng ating, ang ating mga kapatid, Brother Guy, amen, at Sister Wella, Brother Jay, and Sister Wella at kanilang mga anak. Dalangin ko rin na bigyan kalakasan, physical, spiritual at material blessings ang lahat ng kapatiran sa ating church ng Santa Mesa. Kalakasan physical para sa ating mahal na Pastor Nestor. Dalangin ko rin na ingatan ang ating kapatid Brother Paul Mesias sa kanyang paglalakbay patungo sa ibang bansa sa dako ng Ireland at i-provide ng ang lahat niyang pangailangan. Dalangin ko rin pagpalain ng ating mga kapatid, Pastor George Quinn. Amen. Amen. Request, Sister Rose, dalain ko po sa ating Panginoon ang aking anak na si JR na pagalingin ng ating Panginoon kasi may lagnat at nahirapang huminga. Sa may asthma. Amen. Amen. Prayer request, Sir Belinda, panalangin ko po sa Panginoon Diyos na ingatan ang kapatid na si Obet, ipuin ang kanyang puso. Amen. Prayer request, Sir Tita, dalangin ko po sa ating Panginoon na makasama ko ang aking mga anak na si Padre Rico at Sister Esther sa camp meeting. Si Lord nawa ang magbigay ng desire sa kanila. Tulungan nawa ako ng Diyos na sa tuwi na dahil sa may mga bagay na halos di ko maalala. Dalain ko rin po sa ating Panginoon na pagalingin nawa ng ating Panginoon ang pamamaga ng ngipin ni Sister Esther. Amen. Prayer request na Teng, dalain ko po sa Panginoon na bigyang kagalingan sa ubo at sipon si Baby Rapa. Ingatan rin ng ating Diyos ang nalalapit na flight ni Brother Rocky papuntang Indonesia. Si Lord ang mag-provide ng magandang panahon at ng lahat niyang pangailangan hanggang sa kanyang pag-uwi. Dalain ko rin sa Panginoon na siya ang mag-provide ng lahat ng pangailangan sa ginagawang tahanan ng ating mahal na pastor. Si Lord rin ang mag-provide ng lahat ng pangailangan ng ating church at lahat ng pangailangan ng bawat isa. Spiritual blessing, physical blessing, and material financial blessing sa bawat isa. Amen. At kung meron po kayong mga unspoken requests sa inyo pong mga puso, amen, tayo po'y bibigyan ko po kayo ng ilang sandali para ito po'y idulog sa ating Panginoon. Amen. At bago tawagin na ating kapatid ba Joseph, tayo po'y umawit isang awit, pass me not, no? Yung chorus, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Bye.
isang konteksto. Sabi sa Psalms chapter 103, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgive all thy iniquities, who heal all thy diseases, who redeem thy life from destruction, who crown thee with loving kindness and tender mercy, who satisfy thy mouth with good things, so thy youth is renewed like eagle. The Lord execute righteousness and judgment for all that are oppressed, and he made know his way unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sin, nor rewarded us according to our iniquities. For as heaven is above, high above the earth, so great his mercy toward them that fear him." Amen. Kaya nga, tunay nga ang ating Diyos. Amen. Siya ang nagpapagaling. Amen. Ang lahat ng ating karamdaman. Amen. Sakit at karamdaman. Kaya sabi ng scripture, huwag nating kalimutan ang ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, Panginoon, pinupuri ka namin minsan pa at minasalamatan, Lord, sa gabing ito, Panginoon, ng aming araw ng pananalangin sa iyo, Ama. Lord, tunay nga na wala kaming ibang kalasag, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon. Wala kaming ibang sandata, Panginoon. Wala kaming ibang kanlungan, Panginoon, kundi sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang pastor, Panginoon, Lord Jesus. Lord, at kung ikaw, Panginoon, na mapagmalasakit sa amin, Panginoon, gaya nang sinabi sa iyong salita, aming ilagak sa iyo ang lahat ng aming kabalisaan, Panginoon, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa amin, Panginoon. Lord, narito, Panginoon, Lord, ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon, kalakasan, kagalingan, Panginoon, Lord, yung mga bagay, Panginoon, na pawang pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord Jesus. Lord, bago pa namin ito sambitin, Panginoon, bago pa namin ito isulat, Panginoon, Lord Jesus. Lord, nakita mo na ito, Panginoon, sa amin, Lord. Kaya minsan pa, Ma, gaya na yung sinabi sa iyong salita, Ma, aming confess ito sa iyo, Ma, Lord God, sapagkat ikaw ang aming dakilang high priest, Panginoon, Lord Jesus. Lord, nakaramdam ng aming kalagayan, Panginoon. Lord, nakaranas, Panginoon, ang lahat ng aming kahirapan. Lord, dinanas mo sa lupa, Panginoon, na ikaw narito sa lupa, ang lahat ng sakit at karamdaman, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga latay at sugat, Panginoon, Lord Jesus, ang lahat ng aming sakit at karamdaman, Panginoon, Lord, ay iyong pinagaling, Panginoon, Lord Jesus. Lord, salamat po, Ama. Lord, minsan pa, Ama, aming pinangat sa iyo, Lord, ang aming mga kapatid, Panginoon, Lord, na may karamdaman, Panginoon, Lord, dalangin namin na abutin mo po ang bawat isa, Ama, Lord, pagkalooban ng ibayong kalakasan, kagalingan, Panginoon, Lord Jesus, hindi lang sa aming physical, Panginoon, Lord, kundi maging sa aming spiritual na buhay, Panginoon, Lord Jesus. Katulad ng isang babaeng inaagasan, Panginoon, Lord, na magkaroon siya ng pananampalataya na mahipong iyong laylayan, Panginoon, Lord Jesus. Lord, ito'y sukat na, Panginoon, na nagpagaling ng kanyang physical na katauhan, Panginoon, gayon din ang kanyang spiritual na katauhan, Panginoon, Lord Jesus. Lord, bagamat wala rito ang iyong corporal body, Panginoon, ngunit narito ang iyong salita, Panginoon, Lord Jesus.
Nangako pa, Panginoon, na ito'y iyong sinugo sa amin, Panginoon, na ito'y magpapagaling sa amin, Lord Jesus, Lord, at mag-deliver sa amin, Panginoon, patungo sa kapahamakan, Panginoon, Lord Jesus. Lord, salamat po, Ama. Salamat sa lahat ng ito, Ama. Lord, dalangin din namin, Panginoon, aming kapatid, Sister Rebecca, Panginoon, Lord Jesus, Sister Badette, should say, Panginoon, Lord, ang kanyang kapanganakan, Panginoon, Lord Jesus, Lord, we pray, Panginoon, na maging safe po, Panginoon, Lord Jesus, Lord, kung yun lobin, Panginoon, na ito'y may panganak ng normal, Panginoon, Lord Jesus, pray, Panginoon, na aming kapatid, Lord Jesus, Lord, maraming salamat po, Ama, Lord, sa lahat ng ito, Ama, ngayon din, Lord, ang pangangailangan ng church na ito, Lord Jesus, pinagpala mo sa amin, Panginoon, isang bahay, dalanginan, Panginoon, kung saan, Lord, naroon ang iyong dugo, Panginoon, ang buhay na hain, Panginoon, Lord, siyang naglilinis sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw po, Ama, ang patuloy na kumatagpo ng lahat ng pangangailangan, Panginoon, Lord Jesus. Bless mo po, Lord, ang iyong mga anak sa lugar nito, Ama. Ikaw po ang patuloy na mangusap, maghubog sa amin, Lord Jesus. Patuloy mong gamitin ang iyong lingkod, Panginoon, Lord God. Maging daluyan ang iyong pagpapala, Panginoon, Lord Jesus. Lord, ang sagayon, Panginoon, na aming buhay, Panginoon. Lord, ay maging buhay na pagpapala rin, Panginoon, sa mga tao na sa aming paligid, Panginoon, Lord Jesus. Lord, salamat po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon. Lord, anumang hindrance, Panginoon, anumang bagay na nakita mo sa amin, Lord, na nagiging hadlang, Panginoon, upang hindi umabot sa iyong luklukan, Panginoon, ang aming dalangin, Lord Jesus. Lord, we confess it unto you, Lord. Forgive us, Lord Jesus. Help us, Panginoon, Lord Jesus. Lord, ikaw ang aming buhay, Panginoon, Lord Jesus. Lord, saan kaya kami, Panginoon, katulad ni Pedro, Panginoon, Lord Jesus. Lord, kung wala ka, Panginoon, saan pa kami pupunta, Panginoon, Lord Jesus? Ama, kaya kami nagsusumamo sa iyo, Ama, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, Lord Jesus. Lord, sa lahat ng ito, Ama, ayon sa iyong pananampalataya, Panginoon, Lord Jesus. Lord, pangako mo sa amin, kung kami maniniwala, Panginoon, ito'y amin tatanggapin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito, Ama, aming po inaangkin, Lord, maging ang mga unspoken, O Lord, prayer requests, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, Lord Jesus. Lord, aming pong inaangat sa iyong panan, Panginoon, Lord Jesus. Ama, salamat po, Ama, purihin ka, Panginoon, gaya na yung sinabi, Panginoon, Lord, ang lahat ng aming nais ipanalangin, Panginoon, kung kami mananatili sa iyo, Ama, sa iyong salita, Ama, hilingin namin ang anuman aming maibigin, Panginoon, at iyong pagkakalob sa amin, Lord Jesus. Ama, salamat po, Ama, amin lang pong binabalik sa iyo lahat ng papuri, parangal at pasalamat sa dakila at makapangyarihan mong ngalan. Lord Jesus Christ, we ask and pray, Amen and Amen. Amen. So bless you. Amen. Thank you, Brother Joseph. Amen. At tayo po'y makakaupo muna. Amen. At tayo po'y dadako po sa huling bahagi na ating gawain, ang pagkakaloob na ating tithes and offering. Amen. Tayo po'y mawit ng awit, isang awit. Awitin po natin yung give thanks. Amen. Tayo po'y pagkalobo natin yung ating pong tithes and offering. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a
grateful heart, give thanks to the Brother Tony, na tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Brother Tony. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay muko. Tayo manalangin. Ama naming nasa langit, maraming pong salamat po, Ma, sa gabing ito, Lord God, sa pagtatapos ng gawain mo, Panginoon. Lord, kami taos pusong nagpapasalamat sa patuloy mong pagpapahayag na iyong mga salita, Lord God, sa pamamagitan ng aming mabuting pastor. Lord, dalangin lang namin, Panginoon, na patuloy kang mangusap at magbigay, Panginoon, kalakasan sa aming physical na katawan. Karagdagang pananampalataya, Lord God, dalangin lang namin, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming po salamat po, Ama, sa gabing ito, Panginoon. Itinataas din namin, Lord, ang mga kamay nagpagal, Panginoon, sa pagbalik kaloob. Talikaw unang nagbigay, Panginoon, sa amin, kami nakapagbigay, Panginoon. Lord, dalangin na namin naman na ikaw ang magbalik na malasok at nakalagyan sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Isang pa, Panginoon, dalangin namin, Lord, na sa aming pagsamantalang pag-iwalay, Panginoon, nawa ikaw siyang manguna at dako mo kami sa aming mga tahanan, Panginoon, na ligtas na makating sa aming mga tahanan. Lord, ikaw ng Panginoon mag-provide ng mga sasakyan, Panginoon, at ilayin mo kami, Lord God, sa lahat ng balakid o ano mga paghahalang saraan, Panginoon. Lord, maraming pong salamat po ang madalangin namin doon na ikaw ang mag-provide lahat ng mga pangailangan yung mga anak, Panginoon. At dalangin din namin yun sa mga susunod pang gawain sa dating araw ng linggo, Panginoon, nawa ikaw siyang patuloy na mangusap. Lord, sa mga kaluluwa na sa aming kapaligiran, Panginoon, ay ikaw na makatagpo sa kanila, Panginoon. Na sila man din, Lord God, ay makasama namin, magpuri at sumamba sa iyo, Diyos. Naging aming mga kasamahan, Panginoon, mga kapatiran na hindi na, Panginoon, nakadalo sa gawain mo, Lord God, dalangin din namin, Lord. Naidako mo ilang mga paa, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. Alilal, maraming po salamat po, Ama. Lahat po tayo may balik lang namin sa iyo. May papuri at pagsamba. Sa taling mong ngalan, in Lord Jesus Christ, we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Tayo po'y magkamayan habang inawit po natin yung take up your cross and follow Jesus. Amen. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross.